Hello guys, Tara, ikot tayo dito sa Camarines Sur Watersports Complex or ang tinatawag na CWC or Lago del Rey. Situated ito dito sa Pili Camarines Sur, so malapit lang siya, along the highway din siya. So itong dinadaanan natin, papasok yan doon, meron tayo dito mga cabins, mga for rentals yan. So, mga villas. Make sure you book online sa mga reservations. Kasi minsan pag peak season, mga summer, ganun, punuan din sila. Or else, mag-hotel na lang kayo or mga bed and breakfast dyan sa Naga City or within the vicinity nitong CWC. So, eto yung front niya. As you can see, so, pwede kayo ditong pumasok, tambay-tambay, na walang bayad. Gusto nyo magpa-picture or manood lang, okay lang yon. So, pero unless na mag-wakeboard na kayo, yun ang may bayad doon. So, meron din ditong mga ATVs, ay ganyan. Mga nire-rent din yan. So, pwede nyo pala itong marating by bus, yung mga papunta ng Legazpi, or yung mga pabisayang bus na daan dito kasi ano, along the highway siya. Meron ding mga jeepneys from Naga City, private cars, at meron ding yung vans na mismong dito talaga siya papasok. Ipapasok talaga kayo dito. So, ayan. Ito yung ground niya. Open ground para sa mga ATVs. Ayan. Pwede dito mga bata, but should be supervised by adults. Ayan. So usually, marami ditong mga napuntang celebrities, mga artista, kasi nga ano, meron ditong mga ginaganap na mga water sports competition, international, na mga ano nila, dito ginagawa. So ayan, pag mag-rent kayo, nasa worth mga 40 pesos per hour yata yung ano nila. Yung helmet, tsaka yung vest na yon. So, dito yung reception nila. So, yan yung mga wakeboards. Medyo maraming tao ngayon kasi summer. So, pag summer, maraming tao. Kahit umuulan, pwedeng mag-wakeboard. Mga may naglalaro pa din kahit umuulan. So, ayan. Open siya from Monday to Sunday. So, 7 days a week lagi siyang bukas. From 8 to 6. Oo, mga ganong ano. 8 to 6 ng umaga hanggang hapon. So, mga cable rates nila nasa 180 pesos per hour. Na mga 2 hours, mga 300 ganon. So, ito yung water park nila para sa mga experts na or yung mga marurunong na talaga. Kasi kung hindi ka pa marunong, hindi ka nila palalaruin dito. Kasi para lang ito sa mga marunong na talaga. Kasi meron sila yung yan, nakikita nyo, mga parang paddleboard. Aakyat ka dyan, gawa ka ng mga exhibitions mo, ganun. Yung talagang mga lumulundag ng mataas, mga meron dyan. Pero kung hindi pa, doon kayo dadalhin sa winch park. Yun ang tinatawag nilang, ano, para sa mga learners, doon muna. So, hindi kayo pwede dito. Ayan. Yan yung clubhouse nila. Ito din yung giant water slides nila. Pwede dyan mga bata, as long na may kasamang mga matatanda para i-supervise. Pwedeng mag-boating, mag-kayaking. Actually, man-made lang to. Yung water sports na complex na to. Man-made lang siya. Oo. Ayan. So, meron din silang mga, may restaurant dito. Pwede kayo maka-order ng mga Korean, Japanese,
or western foods, meron ding mga drinks. Oh, ito mga cabanas by the pool. Yan. Pwede nyo rin i-ranch yan, lalo na kung medyo group kayo. Mga cabanas yan. Maganda din dito paggabi kasi yung reflection ng mga ilaw. Ayan. Okay. So, ayan. Actually, nasira nga ito nung nagbagyo ng napakalakas. Nasira ito. Ito yung tinatawag na winch park para sa mga baguhan. Oh, ayan. Mga pamangkin ko. Hindi pa marunong. So, dito kayo mag-i-start bago kayo dalhin doon sa pinaka water park ng mga experts. Dito muna kayo tuturuan. So, kailangan daw nakaangat yung wakeboard. Tapos, magpapahila ka lang. Huwag mong kokontrahin and then dahan-dahan kang tatayo para i-maintain mo yung balance mo. So, hanggang marunong ka na, paikot-ikot ka na lang dyan. So, ayan. So, ito guys yung wakeboarding capital ng Camarines Sur. Tinatawag nating CWC. Apart from this, meron din kayong mga iba-iba pang mga sports na pwedeng gawin dito. Gaya ng water volleyball, paddle surfing, yan nga yung mga giant water slides. So, ayan. Nakakatuwa din. Diba? So, next time na mapasyal kayo ng Bicol, isa ito sa pwede kong i-recommend sa inyo na pwede niyong mapasyalan. Lalo na kung mga sports enthusiast kayo, water sports enthusiasts, ayan, bagay kayo dito. So, yan lang naman guys. I hope nag-enjoy din kayo. So, pwede niyo na rin itong ilagay sa bucket list kung madada ko kayo dito sa Bicolandia. Okay. So, yan. Lalo na ngayon, mag-September, Peña Francia Festival. For sure, marami na namang maliligaw dito sa lugar na to. O, diba? And at the end of this video, nandyan yung mga rates ng kanilang mga rentals. O, ayan. Yung opening hours nila at saka yung mga rental rates. Bye na!